May sasagot po ba kung ano po yung hypothesis testing? May I call Miss Bea? Bea? Any idea po ba about hypothesis testing? Ano ba yung gagawin natin? Ano ba yung hahanapin natin? Or any word connected on the hypothesis testing? Hello? Nandyan pa ba kayo mga anak? Mr. J-Lord? J-Lord? Sira po ba yung mga microphone ninyo? Melad? Melad? Pa-open nga ako ng mga camera ninyo kung nasan kayo. Hindi kayo nagsasalita eh. Pa-open nga ng camera. Mamaya kasi may ginagawa kayo. Tinatawag ko yung pangalan ninyo, hindi nyo ako naririnig ata. Patingin lang, saglit lang po ito. I would like to see everyone kung anong ginagawa ninyo, kung anong position ninyo. Wala kasi sumasagot sa tanong ko. Nasaan si J-Lord, Bea, Melad? Cordero, nasan ka? Levanes, Casamayor. Bea, nasa trabaho ka ba? Saglit lang anak ha. Gusto ko lang makita kung nasan po kayo para at least teacher is aware kung dapat ba kayong tawagin o hindi. Casamayor, nasan ka? Maldes, Melad, Cordero. Casamayor, kung naririnig mo ako, pa-open nga ng camera mo or ikikik kita dito sa ano ko, Google Meet ko ngayon. Melad Cordero. John Lloyd Cordero. Nasaan ka? Open mo yung camera mo. Casamayor, ikaw na lang. Mahina yung signal sa inyo, Cordero. Okay. Nasa matino naman pa yung kalagayan. So, before we start, I would like to ask something to you guys. What is hypothesis testing? Yes, sino to? Maldes. Oh, Maldes. Propose explanation, sir. Propose explanation. Okay, thank you so much, Maldes. Mr. Fuentes. Hindi pa nababasa yung module? How about last year during the online class? Walang na-recall? Bolos. Sige, turn off your cameras na ba, para hindi masyadong mag-lag. Bolos. Okay, mga anak. Okay, collection of random variables. Okay, thank you so much. So, sinicheck ko lang kung nandiyan pa ba kayo, kung buhay pa ba kayo. Para at least naman, hindi po masayang yung boses ni teacher. Okay, so the next topic that I'm going to discuss to you, class, is the hypothesis testing. Okay?
So if you see hypothesis testing, mga anak, this is a statistical decision na kung saan po the conjecture may be true or may be not. Ibig sabihin po, yung mga mabibuild nating hypothesis testing is kailangan pa po natin patunayan. Okay? Kasi hindi pa po tayo sure kung totoo po ba yung nabuild nating hypothesis o hindi pa. Okay? Kaya kung mapapansin ninyo, recall ko lang sa hypothesis testing, meron po tayong rejected tsaka accepted. Okay? And we have three methods how to test the hypothesis. Number one is the traditional method, the p-value method, and then the confidence interval method. So, yan pong tatlong yan yung mga paraan natin para po mahanap natin kung totoo po ba or ma-accept po ba yung hypothesis na ginawa po natin. Okay? So, here are the procedure in hypothesis testing. So, all hypothesis testing situations start with stating the statistical hypothesis. Okay? Makikita nyo to sa research paper ninyo bandang dulo na. Ay, not. No. Kasi sa chapter 5, you need to have your conclusion if the hypothesis is true or not. So, mga bandang chapter 2 to, pinakadulong paper ng chapter 2, you're going to state there your own hypothesis. Okay? Ito po yung mga conjecture about the population parameter after natin mag-gather yung data. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, the conjecture that you can made may be true or maybe not. So, hindi pa tayo sure kung totoo po ba o hindi. So, paano natin, sir, malalaman? So, we have two types of statistical hypothesis. Number one is the null hypothesis. The second one is the alternative hypothesis. Okay. Pag sinabi nating null hypothesis, sige nga, anyone. O, yan yung definition. Any insights about the null hypothesis? Okay, mukhang wala. So, pag sinabi nating null hypothesis, mga anak, it's symbolized by H sub O. Okay? So, kapag may nakita kayong H sub O, automatically, mga anak, that is a null hypothesis. And this null hypothesis meaning that there is no difference between the two population mean. Ibig sabihin po kasi niyan, dalawa po yung mean natin and we're going to compare them. Okay, kung meron po bang parang difference or meron po bang relationship si first variable dito kay second variable. Okay, so kapag equal sila, ibig sabihin nun, there's no difference between the two population, that is null hypothesis. Sir, paano naman kapag may difference? Doon na po papasok si alternative hypothesis. Okay, kung meron pong difference, maybe greater than, less than, okay, alternative na po yun. And those symbol is ginagamit para po dito. And symbolized siya ng H sub 1 or sa ibang books po, sinisymbolize siya as H sub A. Okay, so pwedeng dalawa. Pwedeng H sub 1, pwedeng H sub A. Okay, so yun yung dalawang types ng statistical hypothesis. Tandaan nyo ha, we have the null hypothesis and then the alternative hypothesis. Level of significance. Puro lang muna tayo mga anak, vocabulary words na magagamit po natin dito sa hypothesis testing. So, level of significance mga anak, ito naman yung degree. Okay? Kung mare-reject ba or ma-accept si null hypothesis. We are just basing on the null hypothesis. Kasi yung sabi ko nga sa inyo kanina, nagagawin nating hypothesis, that is null. Okay, puro null hypothesis po yung gagawin natin. Ngayon, we need to prove
if that null hypothesis is true or not. By how? By accepting and rejecting your null hypothesis. In hypothesis testing, we had 100% accuracy. Okay? Pero hindi po posible kasi yon na is 100% yung makukuha natin. Okay? So we will be using 1% or 5% lang. Okay, convert natin yan sa decimal, 0.01 or 0.05. Yun po yung gagamitin natin na level of significance. Okay, lagi lang pong ganyan. Pero some teachers saying na mas appropriate kung gagamitin natin is 5%. Okay? Madalang lang gamitin yung 1%. Most of the time, we are using 0.05 as the level of significance. But on my example later on, I will be using both 1% and 5%. Okay, ulitin ko lang ha. Pag level of significance, this is referring to the degree kung i-accept ba natin or i-reject natin si null hypothesis. Okay, meron pa pong isang tawag dito kay level of significance. We called also this as the alpha. Okay, yung alpha po, sinusulat natin siya na parang letter A na merong buntot. Not regular A na sinusulat natin, but a letter A na merong buntot sa dulo. Okay? So, mamaya po makikita nyo po kung paano po ni teacher i-represent si level of significance. Okay? So, si level of significance din po is siya rin yung nag-determine kung nasaan si critical tsaka si non-critical region. Ibig sabihin po, siya po yung naghahati. Okay? Nung mga rejected or non-rejection region. Ayan siya. Si critical value po, yung nagahati ng critical region tsaka non-critical region. Ang tawag natin doon mga anak, critical value. Okay? Tapos si critical region naman, ibig sabihin po nito mga anak, siya yung range ng value kung mare-reject yung null hypothesis natin. Pag doon po nag-lie yung answer po natin. Okay? We will be using the normal curve para po makikita po natin kung nasan po siya nakalagay if the value that we will be getting once we compute is nasa rejection region po ba or nasa non-rejection region. Ibig sabihin nun, pag nasa rejection region, rejected si null hypothesis. Pero pag siya ay nasa non-critical or nasa non-rejection region, hindi po natin i-reject si null hypothesis. We will be accepting the null hypothesis. Okay. Next one. May mapapansin kayo dito mga anak, we have one-tailed and then two-tailed. Kung familiar pa rin to ha. Pag sinabi nating one-tailed mga anak, this is the right and the left-tailed test. Ibig sabihin po, sa normal curve, nandun lang po siya sa isang side. Either nasa right or nasa left. So, depende pa rin po yun sa inequality natin, sa direction po ng alternative hypothesis natin. Okay? Pag sinabi naman nating two-tailed, it means nasa both sides siya. Nasa left, nasa right. Okay? Ibig sabihin din nun, dalawa yung rejection region natin. Kasi kapag one-tailed lang, hahatiin mo lang siya sa gitna. So, isang rejection region, isang non-rejection region. Pero kapag two-tailed, since dalawa na siya, both sides, magiging dalawa na yung rejection natin, isa lang po yung non-critical region. Okay? Dalawang critical region, yung rejection area, isang non-critical. Yung between the two critical value. Okay? Ito po yung table para mas makita nyo po ng mahusay
kung paano natin i-represent mamaya sa pagsulat ng null hypothesis at alternative hypothesis. So this is the relationship between the signs in the hypothesis testing and the tails of the test. So itong nasa taas po, yung nakikita nyong two-tailed, left-tailed ito, tsaka right-tailed, ito na yung tails nung test. Okay, pinaghiwalay ko na po yung one-tailed kasi may identification sila as left and right. Then ito naman po yung hypothesis natin. We have here the null hypothesis and then the alternative hypothesis. And teacher will tell you kung anong rejection region niya. Okay? Unahin natin dito kay two-tailed. Kay two-tailed, sabi ko nga sa inyo, pag sinabi natin null hypothesis, there is no difference between the two population mean. Means equal sign lang po yung gagamitin natin kapag two-tailed. Equal lang po yung gagamitin natin. And then the opposite of equal will be the alternative. Okay? So, non-equal po yung gagamitin natin. And of course, yung rejection region, sinasabi ko sa inyo, two-tailed, dalawa po siya. Okay? It means both tails po, meron tayong rejection region. Kay left-tailed naman, okay? So, minsan ginagamit natin si equal, pero madalas po is greater than or equal. Okay, si mean po is greater than or equal to a representation ng k. Okay, k is any number po. Specified number doon po sa problem na ibibigay po sa inyo. Okay? So, si left-tailed, greater than or equal. Laging may equal ha, kasi null hypothesis is there's no difference. So, greater than or equal, kabaligtaran nun yung alternative natin, which is less than. Okay, hindi na po natin lalagyan ng equal ha, less than lang. That is for the left-tailed. Kay right-tailed naman, kabaligtaran lang ni left, so si mean po is less than or equal kay k, and then si alternative, greater than. Okay? And then the rejection region kay left-tailed, syempre nasa left side, kay right-tailed, nasa right tail, or the right side of the critical value. So, ayan po yung representation natin ng relationship ng hypothesis tsaka ng tails of the test. Any question about this table? Maliwanag po bang na-represent sa inyo? Okay. So, yan po yan, ha? So, kung nalilito kayo mga anak mamaya on how we're going to create our own hypothesis, babalikan nyo lang tong table na to. Ay, yung sa example natin mamaya po is two-tailed siya. So, ibig sabihin yun mga anak, dito lang po kayo titingin. Kay two-tailed lang. Now, kapag, ay, nakita ko less than, greater than siya, dito naman kayo titingin. Para meron po kayong guidelines kung ano pong symbol yung gagamitin po natin. Okay? Ito naman po yung common phrases. Hindi ko naman po sinasabing ito na po yung lahat. Okay? Ito lang po yung madalas na ginagamit po natin as phrase para po ma-identify natin kung anong symbol po yung gagamitin natin. Okay? Of course, here, kapag equal, it is equal to, the same as, is exactly the same. Pero meron pa pong ibang mga phrase na maaring gamitin to represent equal. So, sa not equal naman, is not equal to, is not the same as, is different from. Okay? Dito naman sa greater than, increased, higher than, and of course, the word greater than. Less than, ibig sabihin decreased, lower than, greater than or equal, ito, lagi nyo tandaan to ha, ito kasi yung ginagamit talaga. At least, pag at least po, greater than or equal yan, not less than, and then greater than or equal to.
Pag less than or equal naman, at most, okay, is not more than, and then is less than or equal to. So, those are the phrases na gagamitin po natin. Okay? Wait lang po ah. Okay. Let's move on. Ito na siya. So, critical value approach to the hypothesis testing. So, the observed value, or this is the sample observation, is kinocompared lagi siya sa population observation. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, kung hindi natin kaya kuhain yung whole population ng research natin, kukuha lang tayo ng sample. And that sample will be the parang representative nung buong population natin. Pero of course, magkaiba po talaga yung magiging resulta pag sample lang, tsaka buong population. So, these critical values are expressed as standard Z value. And sabi ko sa inyo, we will be using the level of significance of 0.05 as the size of the rejection area. Okay? So, madalang lang natin magagamit si 0.01. Lagi pong 0.05. Ayan siya. Ito yung example, mga anak, kapag right-tailed. Ibig sabihin, nandito siya sa right area ng normal curve natin, or right side. Null hypothesis natin is greater than or equal. And then, itong shaded area, yung nakaturo, that will be the rejection region. Ibig sabihin, once po na nag-fall dito yung Z value natin, rejected po si null hypothesis. And this letter A, representing the level of significance, we called it alpha. Okay? Alpha siya. This is the example of right-tailed. Kapag 0.05 yung level of significance. Sa left-tailed naman, parang nakamirror lang yan, sa left side naman po ng normal curve natin. So, ganun pa rin po, this shaded area will be the rejection region. Ibig sabihin, nandiyan po si alpha. This is 0.05 or 5% out of 100. And again, the null hypothesis is less than or equal. Kapag two-tailed naman, ayan siya. Both sides. Okay, ibig sabihin nun, yung 5% hinati mo sa dalawa. So, over 2, ito yung rejection region, and then ito naman yung sa kabila na kalahate. Yan yung sinasabi ko sa inyo, na dalawa na po yung magiging rejection area natin, isa lang yung non-critical region. Okay? So, ganun lang yung mga anak ha. So, kapag nag-fall sila dito sa rejection region, rejected po agad yung kiniklaim natin or yung gusto nating patunayan. So, maliwanag po ba yung illustration ng left, right, and then ng two-tailed? Okay? So, mukha namang maliwanag kasi wala pa namang tanong. Again, mga anak, kapag may tanong, magtanong. Kung mabilis si teacher, pabagalin niyo po ako. Okay. Dito na po papasok yung computation natin. How we're going to identify if we're going to reject or accept the null hypothesis. Okay? So, one sample z-test. Ibig sabihin po nito, ginagamit natin siya if the sample size is greater than or equal to 30. And of course, kung yung population po ba is normally distributed. Okay? And kailangan lagi po, yung standard deviation po is even. And this is the formula for the z-test. Ito siya. Si test value is equal to observed value
over expected value over standard deviation. Okay? So, ganyan po yung formula ng pagkuha natin ng sample z-test. Again ha, ulitin ko, kapag greater than or equal 30, z-test po ang gagamitin. Ayan din siya. So, the observed value in statistic, or this is the computed sample mean, siya yung nag-obtain ng sample data, while the expected value is the population mean. Ito yung sinasabi ko. Si observed value, siya sa sample, si expected, dun sa population. Yan po yung ibig sabihin niya. So, the denominator, of course, representing the standard deviation or representing the standard error of the statistics being tested. Ito po yung formula natin. So, we have two formula. One for the population, one for the sample. Pero kung makikita nyo naman po, pareho pa rin naman po. So, symbol na naman po yung pinagkaiba natin. So, kahit po population, kahit po sample yung given natin, still the same procedure how we're going to get the Z value. So, Z is equal to, okay, X bar. This is the sample mean minus the population mean over the standard deviation. This is for population. This is for sample. Divide po natin siya sa square root ng sample size natin. So, tandaan nyo na po yung formula, ha? Okay, let's have an example na. So, our researcher reports that the average salary of the college deans is more than 63,000. Okay? Tapos, mga anak, kung kaya nyo mag-highlight ng mga words na maaari nating magamit once na nag-start na tayo ng competition, i-highlights nyo na. So, dito may sinabing it's more than 63,000. And a sample of 35 college deans has a mean salary of 65,700. At the alpha of 0.01, or this is the level of significance, let's test the claim. So, ito na yung kiniklaim natin mga anak. This is the hypothesis na gagawin po natin. Test the claim that the college deans earns more than 63,000 a month using the standard deviation of the population, 5,250. So, yung mga naka-highlights na po na yan, yan po yung mga maaari nating magamit para po dun sa computation natin. So, are you ready, everyone? So, step number one, unang-una kong laging sasabihin sa inyo, this is not really the step number one. Una nyo palang gagawin is to list all the given. Ayan siya. So, ito po yung procedure natin, ha? So, given muna, state the hypothesis, kung ano yung kiniklaim, level of significance, let's use the critical value, yung table po na gagamitin natin mamaya, computation, decision rule, and then conclusion. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steps to answer just one question. Okay? And kailangan po lahat po yan makikita ni teacher sa computation nyo. Okay? Masyado siyang mahaba, pero madali lang naman po yan. Okay? As long po na naiintindihan po natin or na-identify na po natin yung mga given po natin. Okay. Ito po yung given for the example number one. So, we have the sample mean of 65,700, the population mean of 63,000, the standard deviation of the population, 5,250, and the sample size of 35. Yan po yung apat na given natin na makikita nyo po doon sa problem. So, check na tayo sa given.
Next step is stating the hypothesis. Okay, and we will be identifying the claim. We're not just going to put the null hypothesis, alternative hypothesis. So, kailangan po doon malalaman natin or malaman ng magbabasa ng research ninyo kung ano po ba yung kiniklaim ninyo as the researcher. Ano ba po ba yung pinapatunayan ninyo? Okay, maaari kasing si null hypothesis yun, maaari namang si alternative hypothesis. So, lagi nyong tatandaan ha, null hypothesis is this one. Population mean is greater less than or equal to 63,000. Okay? And then si alternative naman po is mean is greater than 63,000. Sir, paano mo nahanap yan or paano mo nagawa yan? Unang-una mga anak, isusulat ko muna kung ano ba yung kiniklaim natin doon sa problem. And based doon sa problem mga anak, ang unang-una pong sinabi doon, test the claim that the college dean earns more than 63,000 a month. Yun yung sabi. Okay? Sulat ko. More than 63,000 a month. Ngayon, ay po hindi nyo po unahin yung null hypothesis, basta unahin nyo po kung ano po yung kiniklaim natin. Ito kasi yung kiniklaim. Ngayon, ano bang gagamitin natin na symbol kapag greater than? More than. Anyone? O, kapag more than po, ano kayang symbol po yung ginagamit natin? Hello, mga anak. Cordero? Cordero, can you hear me? Kapag more than, ano po yung symbol na gagamitin natin? Is it equal, greater than, or less than? Or pwede ring not equal, greater than or equal, or less than or equal? Ano pong gagamitin natin? Anyone? Sige. J. Lord Balmores. Okay. Greater than po. Very good. So, kapag more than, greater than. So, may hint na kayo. So, si mu daw is greater than 63,000. Ito yung kiniklaim natin. Ngayon, pag greater than, alternative o null hypothesis? Kapag itong symbol po yung ginamit natin, itong greater than, saan siya magfo-follow? Sa null hypothesis o sa alternative hypothesis? Okay, sa alternative hypothesis siya. So ngayon, ito na siya. Alternative hypothesis, ito yung claim. Sorry. Ayan yung kiniklaim natin, di ba? Ngayon, para po mahanap natin si null hypothesis, ano po bang kabaligtaran niya? Okay, yun lang po yung isusulat natin, which is less than or equal to. Di ba? Yan yung nandun sa table kaninang pinakita ni teacher. Kapag greater than yung alternative mo, si null hypothesis mo, kabaligtaran, tapos lalagyan mo lang ng equal. So, less than or equal. So, ang kiniklaim natin is yung alternative hypothesis. Nagets po ba yung stating the hypothesis and then identifying the claim? Nalito po ba dito? Umamin na po. Okay, so wala naman ha? Sige, ulitin natin ha? Pwedeng-pwede naman yung mga anak. Sabihin nyo lang sa akin na kung uulitin o hindi. Okay, sa pag-state kasi ng hypothesis mga anak, kailangan unang-una pa lang, dun pa lang sa problem,
ma-identify mo na siya. Okay, kung ano ba yung gusto nating patunayan. And nakalagay naman po dito na ang sabi po is, yes, the claim that the college deans earns more than 63,000. Okay, tandaan yung word na more than. Ngayon, pag nag, ano na tayo, solve na tayo, so unang-unang gagawin natin, given. So lahat ng given. Next po nun is the hypothesis testing na. Hypothesis and then identifying the claim. Ngayon anak, ang gagawin muna natin dyan is babalikan natin yung problem. Ano ba yung kiniklaim? And based on the problem anak, ang sabi, more than 63,000. So si more than po, kapag more than yung word, ibig sabihin nito greater than. Diba? Greater than yung symbol niya. Ngayon, saan ba natin makikita yung symbol na greater than lang? Makikita natin siya sa alternative hypothesis. Therefore, etong alternative hypothesis, siya yung claim. Para po naman magawa to, etong null hypothesis, yung opposite symbol lang nung alternative mo. Kung greater than to, less than or equal lang yung null hypothesis mo. So, ganyan lang siya, anak. Okay? And tandaan, min to min to, so min muna yung una, and then yung pangalawang min. Okay? So, ganyan po siya hanapin. Yung hypothesis and then yung claim natin. Okay? Next one. Okay na po ba, John Michael? Okay, ganun lang siya, anak ha. Hindi mo kailangan unahin isulat si null hypothesis. Ang una mong isusulat, yung kiniklaim natin. So, alternative muna yung una mong gagawin. And by seeing your alternative, so greater than siya, kaya mo na mag-produce ng null hypothesis. So, ganun lang siya. Okay, next step will be the level of ayan pala. 'Di ba? So, greater than siya, ito yung alternative natin. Opposite lang niya mga anak, ito, less than. Oh, alam niyo na agad kung anong tailed siya. This is a right-tailed test. Maliwanag na ha. So, babalikan niyo lang tong table na to para hindi kayo malilito. And this will be your guide para malaman ninyo kung yung claim ba natin is alternative or null hypothesis. Okay. Next step, level of significance. Or this is the alpha. So, given naman na to sa problem, which is 0.01. Ganyan lang siya. Okay? Next one. Critical value. So, iba na po palang table yung gagamitin natin. Doon po sa mga estudyante ko nung nakaraan, yung gagamitin na nating table is yung brown. Itong nakikita nyo sa screen. Yung mga hindi ko naman estudyante nung nakaraan, I think na-introduce to sa inyo. So, if you have a copy of this, okay, prepared nyo na siya. Kasi ito na po yung gagamitin natin for the test. Okay, sir, paano namin yan gagamitin? So, unang-una, isahanapin natin si critical value. Ano ba yung critical value natin? Okay. One-tailed siya, kasi right-tailed, di ba? So, dito kayo titingin. So, one-tailed, kasi right-tailed. And then, hanapin nyo, anak, yung alpha. Diretso lang yung tingin ha. So, si alpha is 0.01. Ito siya. Yung nakabilog. Next po is yung Z. Dito lang tayo lagi titingin. Sa letters lang na to. Kapag Z value, pag Z test po, laging dito lang kay Z. Wala na kayong ibang titingnan ha. Nasa dulo
to ng table. So, unang-unang gagawin, identify kung one-tailed or two-tailed. Tignan si alpha or the level of significance. And then, tignan si letter Z, yung pinakadulo ng table. And then, pagtapatin. So, pag pinagtapat, ayan yung magiging answer. 2.326. So, this will be the critical value ng example number 1. Did you get it, everyone? So, walang malilito ha. Again, unang i-identify kung one-tailed or two-tailed. Tapos, tignan dito yung level of significance or the alpha. And then, tingin sa pinakadulo ng table. Ibig sabihin, ito lang po yung magiging answer nyo dyan. Yung nandito sa letter Z. And then, pagtatapatin natin sila. So, this will be the critical value. Okay, next. Computation. Since may given na tayo, we have already the hypothesis, the level of significance, and also the Z value. Okay, magko-compute na tayo. Step by step to ha. So, una, ano yung formula na gagamitin natin? Ito siya. Since po yung standard deviation is naka-population. So, ito po yung gagamitin natin na formula. All we have to do is to substitute lahat ng given natin. So, si sample mean is 65,700. The population mean is 63,000. The standard deviation, 5,250. And then the sample size is 35. Okay. Kumuha ng calculator, itry sagutan nito. Ang magiging sagot po dapat natin is 3.043. Laging naka-round off sa 3 decimal place or kung kaya, i-4 decimal place natin. Okay, pero 3 decimal place, okay na po yan. Kasi hanggang 3 lang din naman yung nasa table. Okay. Alam nyo na po kung paano i-solve? Kaya ba? Oh, isa-isahin natin ha, para ma-visualize ng lahat. So, dun sa may mga magagandang calculator at marunong gumamit, kahit po i-type nyo lang yan lahat, makukuha nyo po yung tamang sagot. Pero, kailangan yung pag-type ninyo tama. Kung ano yung dapat yung mauunang isosolve, ilalagay nyo sa parenthesis. Kasi yung ibang calculator, following the PEMDAS rule, which is parenthesis muna bago nila gawin yung operations. Now here, kapag wala naman po tayong ganong calculator, sir, sa cellphone lang, sir, yung parang manual calculator lang, yung sa tinda-tindahan. Okay, don't worry, iisa-isahin natin sila. Okay, so we have here 65,700 minus 63,000. Inuuna kong isolve yung numerator, ha? So, ang magiging sagot po dyan is 2,700. Okay? All over 1. Sir, bakit 1? I-reciprocal na natin ito. Okay, itong denominator mo, since may division din, kung natatandaan nyo pa yan nung junior high school nyo, nire-reciprocal natin yan. Wait lang mga anak ha. Anong answer? Huwag nyo kasing iyaang nakabukas yung gate. Sisitain ko kayong lahat dyan. Okay. So, i-reciprocal lang natin sila. So, si square root ng 35 magiging numerator. While 5,250 magiging denominator.
Okay? And instead of division, magiging multiplication na po yung operation natin. Next step, okay, simplify natin tong c square root ng 35. Ano ba simplest form ng square root ng 35? Or ano po ba yung decimal point ng 0.35? Based on the calculator, this is 5.9161. Okay, ni-round off ko siya sa 4 decimal places and 1 po siya. Bakit? Yung katabi kasi nito 7 and then 0 talaga to. So, mag-add na ako ng 1, kaya po ang lumabas is 5.9161. So, ang next natin gagawin is multiply numerator to numerator, then denominator to denominator. So, this square root of 35 multiply sa 2,700, we have 15,973.41541. Yan po yung nasa calculator. Then, saka natin siya i-divide sa 5,250. So, ang magiging answer po nating lahat, kung sinasabayan nyo po akong mag-solve, is 3.042. Since yung katabi ng 2 is 5, round off na natin, 3. So, this is the C value. Ayan siya. Okay? So, nasundan po ba? Mabilis po ba yung computation ni teacher? May hindi po bang naintindihan sa pag-solve? Anyone? Okay. Very good. So, naintindihan nyo naman. Basta, guys, step by step lang tayo. Huwag natin siya idire-diretso na pag-compute para at least hindi tayo mamamali. Okay? Kung ano dapat yung unahin, yun yung uunahin natin. Okay? Next one. So, after natin ng computation, since we already have the Z value, which is 3.043, okay, decision rule na tayo. Sa decision rule po, ibig sabihin po dito, this will be the time that we will be deciding if we're going to reject or accept yung kiniklaim natin. Okay? Or the null hypothesis. So, ito po yung magiging itsura niya. Mamaya na yan. So, una natin gagawin mga anak para makita natin kung rejected ba o hindi, magdodrawing muna tayo ng normal curve. Yan siya. So, ganun pa din. Mean, 0. And then, si value natin ng 2. Yung isang critical value na nakuha natin sa table, which is 2.326. And then, yung isang Z, yung C computed, 3.043. Since, kung makikita ninyo ha, ito kasi anak yung critical value. Ibig sabihin, siya yung naghahati ng rejection region at saka ng non-rejection. Since right tail, sa right po siya. Ito po yung rejected region. Ngayon, itong nakuha nating C computed na 3.043 is nandito sa rejection region. Ibig sabihin nito mga anak, we will be rejecting the null hypothesis. Again ha, yung kiniklaim natin, alternative. Pero pagdating sa decision rule, ang i-accept lang, ang i-reject lang, puro null hypothesis. Okay, ibig sabihin nito, kung na-reject si null hypothesis dahil mas mataas yung C computed, itong 3.043, this is Z computed, kaysa sa C value natin, or the critical value, i-reject si null.
So the conclusion will be this one. Since we reject the null hypothesis, we can conclude that there is enough evidence to support the claim that the monthly salary of college dean is more than 63,000. Ibig sabihin nun, tama po yung claim natin. Yung alternative hypothesis na yung sahod po ng college dean is more than 63,000. Kaya po may makikita kayong word na enough evidence. Kasi rejected si null, accepted yung atin. Kaya this will be your conclusion. Ulitin ko lang, ang ina-accept lang, ang i-reject lang, null hypothesis. Okay? So, pag nalaman na natin yung decision, saka lang tayo makakapag-create ng conclusion na kagaya po neto. So, this is the end of the example number one. Do you have question? Nakuha po ba? So, feel ko naman. Next, proceed to the next example. Example number two. The average baptismal cost include 50 guests, a random sample of 32 baptismal during the past year, in the National Capital Region had a mean of 53 guests and standard deviation of 10. Is there sufficient evidence at 0.05 as the level of significance that the average number of guests differs from the national average? Ulitin natin ha. The average baptismal cost include 50 guests, a random sample of 32 baptismal during the past year in the National Capital Region had a mean of 53 guests and the standard deviation of 10. Is there sufficient value of evidence at the 0.05 level of significance that the average number of guests differs from the national average? Okay? So, meron po ba ng pinagkaiba yung national average sa sample average? O meron na kagad yung clue kung ano magiging hypothesis natin from the word differs. Okay? First thing, given. Sulat lahat ng given. So, we have this one. We have the sample mean of 53, the population mean of 50, the standard deviation for the sample, 10, and then the sample size of 32. So, yan po yung lahat ang nakita nyong number doon sa problem. So, yan na po lahat ng given. Next one. Hypothesis and then identifying the claim. Sige nga, kung naintindihan kanina, ano yung kiniklaim natin? Nakalagay doon, differs. Is there sufficient evidence at the 0.05 level of significance that the average number of guests differs from the national average? Pag sinabing differs, anak, anong symbol ang gagamitin? Sige nga. Differs. Anong symbol ang gagamitin natin dito? Yan yung clue ninyo para magkapag-create tayo ng hypothesis. Anyone? Any guess? Don't worry. Okay. Very good yung guess mo because that is the correct answer. Not equal. Ay, ang pangit. Isa pa. So, yung symbol po na gagamitin natin is not equal. So, kaya na natin mag-build ng null hypothesis and then ng alternative hypothesis. Okay? Ano yung magiging null hypothesis muna natin? Sige nga, kung may nakakaalala pa.
Ano ang null hypothesis natin dito? So, mu. Hello? Ayan yung clue ninyo. Yung claim natin is not equal. Ano yung null hypothesis? Tansyon ko. Tansyon ko? O, para nag-open ng mic si Moldes. Moldes, ano yung null hypothesis natin? O, sige. Ano yung hindi mo sure? Ano dapat yung isasagot mo sa akin? Moldes? Kahit hindi sure, okay lang. Mu is not equal in this. So, mu is not equal to 50. Tama naman na yung structure mo, pero hindi siya yung null natin. Okay? Bakit po? Kasi po itong not equal is under po siya ng alternative. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kapag null ang ginagamit lang nating symbol equal, greater than or equal, less than or equal. Kapag alternative, we have not equal, greater than, less than. Now, dito sa example natin, ang kiniklaim natin is not equal. So, automatic, pag not equal, alternative siya. So, yung null natin is equal, alternative natin, not equal. But thank you so much, Moldes, ha? So, si alternative, yung kiniklaim natin. Balikan natin yung table para di kayo malito. Not equal is for alternative. Kabaligtaran, null hypothesis. Okay? Huwag kayong malilito dun, mga anak, ha? Okay, level of significance is given dun sa problem. Ano ang level of significance natin, for example, number 2? O, kung meron talagang nagsusulat dyan, sinusulat lahat ng given kanina. Perfect. So, the alpha or the level of significance is 0.05. Critical value. One-tailed or two-tailed? Sir, paano namin malalaman kung one-tailed or two-tailed? Depend doon sa symbol ng hypothesis. Very good. That is two-tailed. And then the alpha is 0.05. Titingin sa C, saan sila maghaharap? Sa 1.960. Sir, two-tailed. Di ba dalawang side yon? Ibig sabihin, we will be having positive and negative 1.960. Don't forget the positive and negative, ha? Kasi two-tailed po siya. Meron sa negative side, meron sa positive side. Next, computation. So, ganun pa rin naman yung gagamitin nating formula. Ito po siya. Substitute lang. Si sample mean, 53, minus kay 50, o, solve na natin. So, 53 minus 50 is equal to 3. 3 magiging over 1. Reciprocal natin tong denominator. Si square root of 32 nasa taas, si 10 sa baba.
equal. Dun sa may mga calculator, ng derecho, pwede nyo nang i-multiply itong dalawa. Pero dun sa wala, hanapin nyo muna yung square root ng 32. Square root ng 32 is, sulat natin ha. We have 5.657. Kasi kasunod po nito, pakita ko nga ng malinaw. Wait lang ha. Yan. So, 5.668. Okay, 3 decimal tayo. Kasi 3 decimal place lang naman po yung nandun sa table. So, and tayo dapat. So, since ito yung 6, plus 1 tayo. So, magiging 5.657. Ayan po siya. So, 657 yung decimal point ng square root ng 32. So, diretso natin i-multiply sa 3. Ang magiging answer, 16.97005. Kasunod ng 05, so plus 1 tayo dito, magiging 16.971 divide sa 10. Equal 1.697. So, kasunod ito 0, so, wala tayong idadagdag sa 7, so, kahit hindi may sulat yan. So, this will be the C computed. Pareho po ba tayong nakuha? Okay. So, feel ko naman pareho tayo. After ng C computation, okay, decision. Ano magiging decision? Drawing muna ako ha. So, normal curve. Zero. two-tailed to ha. We have the negative 1.960. And then the positive 1.960. Ito po yung rejection region for the right side. Ito yung rejection region for the left side. Ang value ng Z computed natin, lagay ko dito, Z computed is equal to 1.697. So, mas mababa siya dun sa Z value natin or the critical value. So, nandito siya. 1.697. Nasaan yung 1.697? Nasa critical region or non-critical region? Nasa critical ba siya o non-critical? Hello? Okay. Nasa non-critical region siya since wala siya doon sa shaded part. Since nasa non-critical region siya, accepted or rejected signal? Very good. So, we will not rejecting the null hypothesis. Do not reject or accept the null hypothesis. Bakit? Since mas mababa yung C computed natin kaysa kay critical region. Okay? Mas mababa si C computed kaysa sa critical value. Okay? Si critical value kasi is positive 1.960. Si C computed, 1.697. So, mavivisualize nyo agad, mas mababa nga. So, do not reject the null hypothesis. Anong magiging decision natin? Since accepted daw si null hypothesis. Yan siya. So, since we do not reject the null hypothesis,
we can conclude that there is no enough evidence. Oh, this time naman, no enough evidence na. Kasi yung kiniklaim natin na average guess in baptismal is not equal to 50. Kasi sinasabi kanina, is there enough evidence at 0.05 level of significance that the average number of guests differs from the national average? Okay, so hindi yun napatunayan, so there is no enough evidence. So that is, for example, number 2. May tanong? Wala kayong tanong? Sigurado? Okay, let's proceed on example number 3. But this time, kayo na po yung sasagot, ha? So, I need your cooperation, everyone. So, a researcher claims that the monthly consumption of coffee per person is more than 19 cups. Okay? Per person is more than 19 cups. In a sample of 6 randomly selected people, the mean monthly consumption was 20. The standard deviation was 4 cups. Find the p-value of the test. On the basis of the p-value, is the researcher claims valid at 0.01. Okay? Tignan nyo yung mga numbers, pasulat, para mamaya sa given, alam nyo po yung isasagot nyo sa akin. Okay, let's start. What will be the given? Ano yung sample mean? Dito na nga muna tayo. Ano yung sample mean dito? Pito na lang. Ano yun dyan, Michael? 60? Nakano muna tayo? Sample mean. 19 people, sir. Sample, mga anak. Very good. Ito siya, mga anak. So, the sample mean, 20. Kasi po, ito po yung sabi of sample. Tapos, tsaka sumunod yun. Kaya, yung sample mean natin, 20. Ano yung population mean? 60. Again, population mean. Hindi siya 60. 19. Very good. Ito naman yung population mean. Okay? Huwag kayong malilito, mga anak, ha? Ano naman yung standard deviation? Very good. That is 4 cups. Ano naman yung sample size? Doon papasok si 60. Siya yung sample size. Okay? So, yan po yung mga given natin. Ayan. Si sample mean, 20, 19, standard deviation, and then the sample size. Huwag kayo yung mga anak malilito dun sa given, ha? Kasi once na nagkamali tayo ng identification for our given, the rest of our procedure, mali na. Okay, so kailangan basahin ng mabuti yung tanong, analyze, then tsaka tayo mag-conclude ng given natin. Next step, state the hypothesis and then identifying the claim. Ang sabi dito, a researcher claims that the monthly consumption of coffee per person
is more than, or more than 19 cups. Anong symbol ang ginagamit kapag more than? Greater than. Si greater than nasaan? Alternative or null hypothesis? Yung symbol na greater than? Alternative. So, nasa alternative hypothesis siya. Ano ngayon yung null hypothesis natin? Oh, yung more than, greater than. Kaya alternative siya. Ano yung null hypothesis? Greater than or equal. Ulitin ko ha. Alternative, greater than. Ano yung null hypothesis? Kailangan yung opposite niya, tsaka lalagyan ng equal. Ano ang kabaligtaran ng greater than? Perfect. So, the null hypothesis will be less than or equal to 19 cups. And then, the alternative will be greater than 19 cups. And siya po yung kiniklaim natin. Ayan yung table, ha? Huwag malilito sa symbol. Lagi kong paalala yan sa inyo. Next step. Level of significance. What is the level of significance for this example? 0.01. Okay. So that will be the alpha for the level of significance. So let's compute the z-test value. Oh, computation. Ayan po yung magiging itsura niya. So, ganun pa rin po yung gagawin natin. Kung gusto nyo isa-isahin, okay lang. So, 20 minus 19, that's 1 over 1 times reciprocal denominator. Yes. Z value? Hindi natin siya kukuhain muna, anak. Kasi po, ang sabi, p-value method yung gagamitin natin. Yung method kasi na ginamit natin, for example, number 1 and number 2, that is the traditional method. So, this one, p-value. So, sa p-value, hindi natin muna hahanapin si yung sa c-value sa table. Okay, diretso tayo ng computation. Okay. So, after nung level of significance, diretso ng computation, hanapin si z computed. Okay? So again, 20 minus 19 is 1 over 1. Reciprocal natin yung denominator, which is the square root of 60 is equal to 7.745. Kasunod ng 5 is 9, kaya 60 all over 4. So, divide na natin yung diretsyo ng 4. The answer is 1.9364. Okay, 2 decimal place lang yung answer natin. Pero kung gusto natin naka 3 decimal, that will be 1.936. So, that will be the Z computed. Okay? Tsaka lang natin hahanapin, mga anak, yung p-value. Okay? Ayan siya. Pag p-value yung inahanap natin, babalik tayo doon sa table na kulay pink. Pag traditional method, yung color brown. Okay? Pag p-value method, etong color pink. So, huwag kayong mali dito sa method. Pero don't worry, ang gagamitin lang natin na method kapag nag-exam tayo is puro traditional. Okay, so yung color brown na table yung gagamitin ninyo. Balikan ko lang ha. Ang computation natin is 1.94. So kapag naghanap tayo sa table, hanapin si 1.9, hanapin si 0.04,
pagtapaten? The answer is 0.4738. So that will be the p-value. Okay? Pero hindi pa dyan natatapos yan. Since greater than yung alternative natin, this is just a one-tailed, ibig sabihin na sa isang side lang siya. Okay? So, decision rule tayo. Pero bago mag-decision rule, hahanapin muna natin yung p-value, ha? Hindi pa po ito yung pinaka-answer. So, ganito ang gagawin natin. Si p-value natin, yung nakuha natin sa table, is equal to 0.4378. Pag ako nag-drawing ng normal curve, ganito magiging itsura. So, 0, and then, no. Hold on. Yung mean natin dito is 19. Tapos, yung standard deviation natin is 4. So, 19 plus 4, 23. So, nandito si 20. Ito kasi yung pinapatunayan natin. Ayan. Ngayon, sir, saan natin kukuhain yung p-value? Okay? So, ito kasi yung area na shaded. Kasi 0.01 lang siya. Hanapin muna natin yung p-value natin. Since one side lang siya, anong ginagawa natin pag one side lang? Ina-add ba natin or sinusubtract? Before ha, yung kung naalala nyo pa yung mga... anong ginagawa natin? Okay, we will be subtracting the p-value na nakuha natin sa table. Saan? Sa 50%. Kasi kalahati lang po siya. So, 0.05,000 minus 0.4378 is equal to what? Okay. So, that is 0.0262. Or this is 0.62%. Sir, anong na-represent niyan? Ito pong 20. Okay? Itong 20 nire-represent niya. Yung monthly mean ng sample. Okay? Ito yung mean ng population, which is 19. Ito naman yung sample mean, 20. And then, yung area nito is itong nakuha natin na 2.62% or 0.262. Sir, bakit kailangan na yan yung hahanapin muna natin? Kasi mga anak, from this one, itong p-value na to, ma-identify na natin kung i-reject ba natin or i-accept si null hypothesis. Eh sir, wala ka namang critical value. Okay, yung level of significance, siya yung magiging critical value natin. Ibig sabihin, siya yung line na maghihiwalay sa rejection region and then sa non-rejection region. Oh, since si p-value is nandito sa non-critical region, kasi mas mababa siya doon sa sa area na 0.01. Ano po magiging sagot natin? Rejected or accepted? Okay, anong i-reject? Anong i-reject natin mga anak? Yung null hypothesis. So, we will not be rejecting the null hypothesis. Bakit? Oh, mas mataas si 0.262 kay 0.01. Kasi, yung nandito sa rejection... Oh, nabibisaya ako. Ito kasing rejection region, mas mababa kay 0.01. Okay, ito namang nandito, yung mas mataas kay 0.01. Kaya, rejected. We will not reject or accept.
Ano yung conclusion? Ayan po siya. So, since we failed to reject the null hypothesis, we can conclude that the monthly consumption of coffee per person is not more than 19 cups. Kasi rejected, kasi accepted si null hypothesis. So, ibig sabihin nun, mas mababa po sa 19 cups yung nakukonsume ng isang tao. So, that will be the conclusion. So, mas nakakalito ng konti si p-value method, pero ganun po siya hanapin. Okay, mas madaling hanapin kapag traditional method. Okay? Next example. Okay. So, doon na po nagtatapos yung discussion natin. San kayo mas nadadalian? Sa traditional or sa p-value method? Okay. Mas madaling mag-compute sa traditional